Okay, so in this video tutorial, explain ko kung paano nyo ilalock ang inyong Google Classroom para hindi makapasok yung mga unwanted guests. Okay, just in case na yung code ninyo, yung class code nyo, ito, pinamigay ng inyong mga estudyante kung kani-kanino. So to avoid that, na may ibang makapasok, okay, kasi ito yung magiging susi nila para makapasok sa inyong classroom, especially kung hindi nyo na-ilock yung classroom nyo. Okay? So, ang gagawin nyo is, i-click nyo ulit, i-click nyo tong gear icon dito. And then, pupunta tayo sa general. So, ito yung class code. Ang gagawin ko ngayon, since, i-disable ko. So, pag dinisable mo, ibig sabihin, magiging invalid na yung code. But you have to do this only if all your students are already in the classroom. So, you have to check, make sure na naka-in na lahat yung mga estudyante ninyo. So, i-disable natin yan. So, ibig sabihin, kahit na gamitin itong code na to, hindi na makakapasok ang iba. Ngayon, may isang bata na na-late. Ma'am, hindi ako nakapasok actually. Okay. So, na-mislook mo yan, hindi pala siya nakapasok. So, pwede kang bumalik ulit dito sa general at piliin mo naman yung enable. Pag kinik mo yung enable, magbibigay siya ng bagong code, bagong class code. So, wait natin. Ayan. So, iba na ulit. So, ganun ulit. Okay, pwede mong disable pag okay na, pag medyo nalilitan ka dyan, pwede mong ilagay display, yan. Okay, so yun ang pinaka-importante, just in case na may mga nakapasok sa classroom mo, pwede mo naman silang tanggalin, punta ka lang doon sa people, and then remove mo sila, or para hindi makapasok yung iba, kasi nandito naman lahat ng estudyante mo, i-click mo na lang yung disable para ma-close yung class mo. Or, kung na-close na yung class mo, pwede mo namang mag-enable ka ulit. So, balik ka lang dito sa my general. Okay, ganun lang yun. So, since meron tayong new code, pagbabalik ako dito sa, I'll go back here, automatic. Okay, dito sa my header design, na-update din yung bagong class code.